Pagsitayo po ang lahat. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas, ang Poong Jesus Nazareno. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo.
pinakamamahal. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sandibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kaniyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay mamatay.
Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusoob ng papurit nagtatagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo lahat. Mga kapatid sa mahal na Poong Jesus Nazareno, sabi natin sa Salmong Tugunan, tugon natin ay mapalad ang mga aba, ang Diyos ang hari nila. Yung mga aba, yung mga mababa na yan, wala silang tinitingalang kayamanan. Wala silang bahay, wala silang mga puno, wala silang may pagmamalaki, walang-wala sila. Ang tinitingala lamang nila ay ang Diyos. Diyos, ikaw ang kayamanan ko. Kaya yung mga mahihirap sila, walang pera, pero mayroon silang Diyos na gumagawa ng kayamanan.
gumagawa, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng ikabubuhay. Yan ang Diyos. Siya ay makapangyarihan na magbigay sa mga dukha. Mga kapatid, ang ating Panginoon, mayaman po siya, siya may-ari ng langit at lupa. Pero noon siya ay maging tao, noon pumunta siya rito, wala naman siyang traveling bag, wala naman siyang sasakyan na dala-dala yung pagkain. Wala siyang dalang pera. Dumating siya rito, hubot-hubad, walang kayamanan, walang-wala. Yung mayaman, mukhang mahirap. Noon siya ay lumaki at nangaral sa mga tao, wala pa rin siyang pera. Mabuti na lang, kahit na wala siyang pera, marami siyang nagagawa. Pinagaling niya sa mga may sakit na babae. Pinagaling niya ang mga inaalihan ng demonyo. Gumanda ang buhay nila at sila may pera. Kaya yung pera nila, yung kayamanan nila, yan ang itinulong nila kay Jesus. Jesus, lahat ang kailangan mo, kami ang bahala. Kami ang bahala sa iyo. Kaya si Jesus, kahit na walang pera, marami rin pera dahil sa marami siyang kaibigan. Mga kapatid, huwag tayo sanang gumaya sa mga tao na ang minamahal nila, ang iniibig nila ay ang kanilang kayamanan. Gumaya tayo sa mga taong ang iniibig nila ay si Jesus. Maniwala tayo kay Jesus na kahit na mahirap, siya ay mayaman sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay tumulad sa mga babae na sumunod kay Jesus. Dito sa ating simbahan, marami kayong babae nakikita, yung mga mother butler. Yan, nagbibigay sila ng isusot ng pari. Sila naglalabas, sila kailangan nila. At yan ang ginagawa. Yung mga iba naman, mga babae na mayayaman, kontribusyon, dami-dami tinutulong sa simbahan. Ano? Mayroon ka dito, reader noon, teacher, the retired teacher. Nagulat ako, nilapitan ako, Father, retired na ako, hindi na ako nagtuturo. Pero kahit na wala na akong sweldo, mayroon akong pensyon. O itong bahagi para sa iyo, Father. Marami po tumutulong sa akin, puro babae. Kasi sila ang tagahawak yata ng pera kahit na ng asawa nila. Kaya yun, marunong sila mabigay. Inuuna nila na tulungan yung simbahan, yung mga project ng simbahan. Kaya hindi namin problema ang pera. Kami mga pari, marahil masasabi niya, ay may kotse siya maganda, siguro bumili siya ng kotse na mayaman siguro siya kaya nakabili. Mare. Pero karaniwan sa mga pari, mahirap po mga pari. Mahirap. Ako nung nandito ako hindi pa ako retired, bisikleta lang ang ginagamit ko, transportation ko, bisikleta. 50 years ako nagbisikleta. Pupunta ako sa meeting, pupunta sa mga bahay ng mga may sakit, ng mga parishioners ko, bisikleta ang ginagamit ko. Kasi yan lang afford ko. Yan. Pero kahit na ganyan, ang mahalagang mayroong nagagawa na kabutihan. Kahit na mahirap ka, mayroong ka nagagawang kabutihan. At yan ang sikapin po natin na gawin. Yan po ang ipinakita ni Jesus na kahit mahirap siya, marami siyang nagawang kabutihan sa atin. At ang pinakamagandang ginawa niya,
siya ay naghandog ng buhay. Hindi siya naghandog ng pera. Yun ang buhay niya, ang inihandog niya sa krus para maalis ang ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos at tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya nating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sabisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka,
Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Papuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang tumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
silohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
nararamdam ako ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa Poong Jesus Nazareno, lumayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samukot dasal sana Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kawin na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,